Nagsara ang martial law noong dekada 70. Kinailangan magsitago ang mga aktivista. Pero malaya pa rin ang mga hippie. Lalong umusbong ang Pinoy rock. At mas sumikat ang Juan de la Cruz ni na Mike Hanapon, Wally Gonzalez, at Joey Pepe Smith. Patok na patok noon ang mga extravaganza gaya ng New Moon Concert sa Quirino Grandstand. Suntukan para masaya sila, ganon. Pagkatapos noon, makakauwi na sila, ganon. Tapos kakain sila tutulog, gising ulit bukas. Kasama sa mga bida sa concert, sina Sampaguita. Edmond Fortuno. Heber Bartolome. At siyempre, ang Juan de la Cruz. Oras na ngayon upang tayo mag-rock and roll. Okay. And then, ano mo, parang ano yan eh, parang mabigyan ng konting, let's say, lamig. Ito, pampalamig sa, ano, sa musika natin para at least mga iba namang mga Pinoy na musikerong meron kanilang gustong tugtugin. Para magkaroon tayo ng sarili natin tugtog. Sa New Moon Concert, halos lahat orihinal ang mga kinanta. Ito ang Pinoy rock. At ang impluensya nito'y dama pa rin natin hanggang ngayon. Panahon din ng eksperimentasyon ang dekada 70. Hindi lang sa musika, kundi pati na rin sa drugs at sex. Si Pepe Smith ay nasa sentro ng papausbong na kulturang ito. Ang buhay niya, masasabing sex, drugs, and rock and roll talaga. Oh, what? Hindi pa natatapos ang dekada 70 nang mabuwag ang Juan de la Cruz Band. Pero nag-iwan sila ng di malilimutang tatak sa musikang Pilipino. Anong trabaho ang gagawin niyo pag hindi na kayo kumakanta, paglaos na kayo? Pwede na magbenta ng chick. Ako ano, taga-tono ng gitara. According to all the Lord has done for us. He's done many good things, has done for the house of Israel. Ikaw, Joey, ha? Ano gagawin mo pag hindi ka na kumakanta? Joey, magjo-jolin siya. Magiging ano ako? Magiging vulcanizer tsaka bouncer sa club. Ang hindi alam ni Pepe noon, darating ang araw na matitigilan nga siya sa paglikha ng musika.